Kadex, Kadex, magandang umaga sa inyong lahat. Okay, our subject today is about markmanship. Sino yung may kaalaman tungkol sa markmanship? Okay, wala. Okay, makinig. Para at least matutunan natin at malalaman kung paano ka-importante ang tinatawag na markmanship sa isang sundalo. Markmanship, okay. Bago ang lahat, magkikilala muna ako ng aking sarili. Ito yung aking profile. Okay. Okay. Staff Sergeant Arman Y. Lorenzo, Corps of Engineer, Philippine Army, 43 years old, from Barangay Aguila, Sebastian Tique. Okay, meron yung misis ko is Daphne Albanco Lorenzo, may dalawa kong anak. Okay, current position, CMO, NCO. Okay, Third Military Service. She is class 128, class 2005. So, schooling ko, Scout Ranger, Orientation Floors, 2006. Scout Ranger class 166, class 2006. Incubising, or Engineer Non-Commission Officer Physics Corps in 2011. Okay, nakapag-training din ako ng Disaster Rescue and Relief Operation Seminar, Combat Life Saver. Okay, previous assignment, Scout Ranger. First Scout Ranger Regiment. Okay. Classroom rules. Bawal ang cellphone. Okay, kung ikaw ay nanto, pumunta ka lang doon sa likod at mag-exercise ka doon para at least magising yung dugo mo. Okay, yung paglalaro ng cellphone, bawal. Okay, kung ikaw tinatawag ng kalikasan o naihihi ka na, so mag-ano ka na lang, pumunta ka na lang doon sa siya, hindi mo na kailangan magpaalam. Okay, no 30 minutes break. Kasi maliit na naman itong subject natin, kaunti lang ito, so hindi na natin kailangan mag-break. So, okay, continue tayo. Okay. Okay, safety provision. In case of earthquake, so nandito yung pintuan natin, yung exitor natin nandito, so huwag tayong mag-panik or magtulakan. Tumakbo, huwag tumakbo. Okay, drop, hold. At kailangan lagyan ng abon yung ulo. In case. Okay. So magsimula tayo doon sa markmanship. Okay. Fundamental of markmanship. Definition of terms. A. Markmanship. Markmanship is the basic step in training the soldier to employ successfully the pistol or the rifle in combat. So, markmanship daw ay mahalaga sa isang sundalo or sa training ng sundalo. Bakit? Para doon natin malalaman at matutunan kung paano tayo bumaril. Okay, hindi yung sinasabi marunong tayong pagputok ng baril, pero hindi natin alam kung paano natin patamain. Okay, markmanship training is the technique of teaching of personnel on how to fire the weapon accurately and employ the combat. So, markmanship training daw, isa siyang techniques or tinuturo sa isang personnel kung paano gumamit o pumutok ng weapon ng tama para sa combat. Okay, next. Fundamental of markmanship. Aiming. Aim the rifle in a line, the sight, or system. Okay, mamaya, ituturong ko sa inyo kung paano ang tinatawag na aiming. Ipakita ko sa inyo lahat yan mamaya. Okay, holding proper breathing. Holding breath and any part of breathing cycle. So, yung paghawak ka ng baril ng tama, or pag-breathe ng
ano mo ng hangin or breathing part of your breathing cycle. So sa yun ay ginagamit talimbawa sa pagpaputok ng baril, hindi naman tayo hindi magpaputok lang tayo ng paputok na hindi tayo gumagamit na tamang prosedyo. Next. Okay, position. So doon naman sa mga position. Standing position to allow observe of target. Okay, makikita nyo lahat yun mamaya. Papakita ko sa inyo yung picture. Trigger control or trigger space movement of finger can disturb leg to the rifle. So, trigger control daw. Isa siyang trigger space movement of finger can disturb leg of rifle. So, sa trigger, itong tinatawag na M16 rifle. Ito yung tinatawag na trigger. So, meron ito siyang tinatawag na squeeze or slack. Okay. So, sa daliri natin, malaki kasi factor nito sa firing kung hindi ka marunong ano ng baril or trigger. Okay. Okay, naiintindihan ba? Kung masyado kayong nabibilisan, taas ng kamay. Kung hindi kayo hindi nyo maintindihan masyado, magtanong. Intindihan? Okay, proceed. Component of integrated acts of shooting. Yun yung tinatawag na aiming. Aiming in an aiming of firer is concerned with frequenting this pistol or rifle so that the projectile will hit the target when he fires. To the aiming, he must have the rear sight blade at the target or aiming point in their proper relationship known as the correct sight picture. Okay, ang aiming daw. Ito yung tinatawag na aiming. Pagkita niya, front sight, rear sight, and then the target. So, meron ito silang relation. So, paano natin malalaman at matamaan yung isang target kung hindi natin na lalaman ang relation ng front sight, rear sight, and then the target. So, proceed tayo. Makikita natin mamaya. Okay. Steady hold factor. Is the technique of holding a weapon in steady as possible while aligning to the sight in firing the weapon. Okay, steady hold factor daw. Isa siyang technique sa paghawak ng baril na imposible pag-align or hindi sa pag-align the sight in firing the weapon. So, isa to siyang tawag dito? Isang technique siya sa paghawak ng baril. Okay, pieces of aiming. Relationship between the eye and the sight. So, meron din siya. Relationship between daw ng mata at saka yung sight ng baril. The placement of the eye is called as eye relief. Okay, proper eye relief, subject or minor variation is approximately 7.5 cm or 3 inches. The best method of fixing eye relief is with the spot well position to the neck. Okay, ito na yung pinaka magaling na best na position. So, pagitan ng mata mo at saka yung rear side is 7.5 cm or 3 inches. So, ganito lang siya ka layo. Ganyan lang. Okay. Ganyan. Okay. Sight alignment. Sight alignment is the relationship between the front sight and the rear sight with respect the fires of the eye. So, sight alignment siya. Ang relationship daw between ang front sight at saka rear sight
is respect to the parallel eye. Okay. So, yung, ito yung tinatawag natin na full sight. Ito yung rear sight. Okay. Ito naman yung position. Okay. Sa mga pirate, ito yung firing eye mo. Yung tinatawag natin na firing eye. Kasi, halimbawa, ako ay left-handed. So, ito yung firing eye ko. Hindi yung firing right-handed ka, yung sumisilip yung mata mo is kaliwa. Hindi yung pagkalawitin ka, so yung mata mo is kaliwa din yung yun din yung firing eye mo. Mamaya, kalawitin ka, gumagano yung mata mo. So, hindi mo makita at hindi mo matamaan yung target mo. Okay, nakuha. Okay, continuous tayo. Okay, sight alignment. In the relationship between the front sight and the rear sight and respect the pirate eye. So, yun nga kanina, kaya kung ulitin ko ulit, relationship between the front sight, rear sight, and then the eye. Okay, sight picture. Is the obtained when the front sight and rear sight are properly aligned to the target and aiming point is correct relation the front sight and blade. So, ang relationship ng target between the front sight, rear sight, and the eye. So, kailangan kung ito yung front sight mo, ito yung rear sight, so ipapatong mo lang yung target mo, ipasok mo dito sa rear sight. So, makikita nyo yan, wala kayong ibang makita, kundi yung target lang din talaga kung yun ay sisilipin nyo doon sa butas. Okay. Okay, breathing and aiming process. Breathing and aiming process takes a normal breath, left part it and hold the remainder by crossing the throat. We should not hold or breathe for more than approximately 10 seconds. Otherwise, our vision may begin to blur and lean stream by cause of muscular tension. Where also it must be emphasized that you must hold your breath while holding the trigger. So, okay, sa breathing and aiming process tayo. So, takes a normal breath. So, ano lang daw ka ng normal na paghinga? Sa para sa paghawak ng para sa pag-hold mo ng hangin mo. So, hindi mo maano yung baril mo sa pagpaputok ng baril kasi meron tayong tamang posisyo sa pagpaputok din ng baril at sa paghinga natin. Hindi naman tayo basta-basta na magpaputok lang tayo ng baril na hindi natin yung ano yung breath control natin. Kasi malaki ang epekto niya sa paghila mo ng rifle ng trigger doon sa hindi tamang paghinga. Okay, aiming practice is conducted before firing. Live rounds during die firing. The soldiers should practice sight alignment and place of the aiming point. Okay, sight alignment. The top of the front sight blade is exactly in the center of the rear sight aperture. You can ensure that focusing your eye on the front sight blade through the indistinct and pushing appearing rear sight aperture. Okay, sa sight alignment siya. The top of front of blade, so ito daw sa pinaka taas na parte ng blade ng front sight. Okay, isisinter mo siya dito sa rear sight. So, tapos focus or pag-focus lang kayo sa target. Kasi wala kayong ibang makikita doon kundi yung target lang kung tama yung pagsilip nyo dito sa front sight and rear sight. Okay, aiming point. Is the target which you are aligning your sight? So, okay, ang target daw, basta tama yung pag-align nyo sa sight. Okay, factor that effect holding rifle steady.
grip of the left hand. Okay, ito na yung lipuhan mo. Rifle back in the pocket of the shoulder. So, okay, una, paghawak na ng baril. Pangalawa, rifle back in the pocket of the shoulder. Okay, saan tayo yung pocket ng shoulder nyo? Okay, ito. Dito yun siya. Ito yung pocket ng shoulder. Ganyan siya. Grip of the right hand. Halimbawa, ito is right-handed. So, ganito dito din siya sa right na portion. So, ito yung tinatawag natin na grip hand. Ito yung kamao natin. Ito siya yung grip. Ito yung handle. Okay, ganyan siya. Yung right elbow. Ito yung elbow. So, alam naman natin na spot well. Okay, breathing yung paghinga natin. Relaxation. Okay, trigger control. So, sa paghawak muna ng trigger. Doon muna ulit pag-control mo sa trigger. Okay. Okay, trigger control. Is the independent of the forefinger on the trigger pulling. It is straight to the rear with the opportunity increasing the pressure until the weapon is fired. Okay, ito yung trigger finger natin. Left-handed ako. So, sa paghila mo ng trigger, hindi mo pwedeng hilahin o biglain mo ito kasi mayroon siya, tawag ito, mayroon siyang epekto doon sa pambaril mo. Ha? Mayroon ito siyang epekto kasi kung binigla mo ito siya hinila, so malaki siyang factor na hindi ka makatama doon sa target mo. Okay, kumre. Increasing pressure of trigger control. Taking up the slack. Okay, so ito yung tinatawag nilang slack. Meron ito siyang clearance. Kunin mo daw muna yung slack niya kasi may clearance to siya. Ito, meron ito siyang clearance sa ang trigger. Hindi mo ito kagad-agad na pwedeng kalabitin ng diretso kasi malaki siyang depresya kapag meron siyang slack. Okay, increasing the pressure. Okay, kunin mo siya yung tigas niya kung gaano siya ka tigas. Okay, maintain the pressure. Kung na-maintain mo na siya, yun na yung tama yung pagkalabit mo na. Okay, trigger position. Firm grip of the right hand must be taken up on the first trigger pressure. Okay, yung firm grip daw is paghawak ng kaliwa o kanang kamay. So pagkuha is, ang una is, kunin mo yung pressure ng trigger. Yan nga sabi ko mga kanila, mayroon ito siyang pressure o kaano siya katigas, kaano kalambot yung trigger, bago mo siya kalapitin. Okay, index finger touches trigger. You're using the first joint. Ito, saan ito yung tumatawag natin na index finger? Index. So, index finger touches trigger. So, itouch mo daw yung trigger. You're using the first joint. Saan yung first joint natin? So, ito yung tinatawag natin na first joint, yung pinakadulo. Yun yung first joint. Ito lang yung maghawak doon sa trigger. So, hindi siya pwedeng ganyan ang position na daliri mo doon sa trigger kasi malaki yan ang epekto o hindi ka makatama sa target mo kung ganyan yung paghawak mo ng rifle ay ng trigger. So, dito lang yung pinakadulo kasi nga nakalagay dito yung first joint, yung pinakadulo lang, ganyan lang siya. Okay, nakuha. Okay, regulate breathing, the trigger sight and the arm, the eye are in line, holding your breath in second, release the trigger finger. So, sa regulating the beat ng breathing o paghinga natin, the trigger sight and eye daw are in a line. So, ang mata mo dapat nakalay na dun sa target. So, breathing, ang paghinga mo, bago ka mag-release ng trigger, dapat pula ka na, dapat release mo muna yung hangin at pagpasok ng hangin, yung hold mo siya bago ka magpaputok. Okay, indication of improper trigger control.
Prinsip. This is the final reaction of the anticipated recoil of the exploding round. So, okay. Ang flinching daw, ito ay isang reaction na ng isang fire or na-anticipate niya kaagad na hindi pa nga siya pumutok, inaunahan na niya na puputok na ito, yun yung mostly nangyayari sa mga fire. Parang kinakabahan siya. Iniisip mo kaagad yung putok na hindi pa siya pumutok or iniisip mo kaagad na tatamaan na hindi pa siya pumutok. Bakit? This is an attempt by the fire to take up the recoil just before the weapon fires by teasing the shoulder muscles and moving shoulder forward. So ito yung bakit. Bakit daw ito ay yung isang fire na iniisip niya kagad na pag pumutok yung fire at tinagalaw na yung balikat niya, doon hindi sigurado lalayo ka kasi hindi balikat ang ginagalaw. So katawan natin, ay imumove natin pag mayroon tayo target na tinitira. Kung halimbawa malayo, hindi yung balikat mong igagalaw, kundi yung katawan. Okay, Jerke. Type of trigger finger for rifle M16E1. Ito yung M16E1 natin. Ito yun siya. Okay. So, meron dito siyang tinatawag na semi-automatic trigger control or automatic fire trigger control. Ito yun siya tinatawag na semi or automatic. Pag nirelease mo yung button na ganito, nakasimi yan siya. Ito, pag sinagat siya, is automatic. Ito is shifting. Ito is semi. Ito is automatic. Okay. Standard firing position. Front position. This position is present low as easily adapted for use the cover and support. So, front position. Or ito yung tinatawag na pagdapa natin. Yun yung tinatawag na front position na present nila low silhouette, easily adapted for the use cover or the support. Okay. Ito yung mga ginagamit natin yung front position sa mga meron tayong, halimbawa, meron tayong sinisilip na maliit lang na nakikita natin. So, pwede natin siyang gapangin o tirahin na hindi na alam o nakikita ng kalaban. Okay, kneeling position. Kneeling position. This position are suitable for use the live drum that slope gently apart. So ito naman, ginagamit naman natin yung kneeling position. Halimbawa, yung lupa, hindi siya pantay. Meron siyang mataas, mababa, mataas, mababa. So kailangan natin gamitin itong kneeling position. Standard standing position. Ito naman yung tayo. Okay, this position is used in the assault to engage your price target. When no other position can be used. Okay. Ito yung standing position. So, mostly, ito, talagang ganito yung nangyayari ang sa pagtayo kasi minsan hindi natin maiwasan na hindi natin nakikita yung kalaban at kailangan natin tumayo, sumilip. Ito din naman, possible ito na pagbabilisan na pagbalik. Ito yung mostly ginagamit na ito sa totoong nangyayari. Okay. Okay, marksmanship principle. A position and hold must be firm enough to support the weapon. Weapon must point naturally in the target. Control breathing. Correct sight picture. Trigger release. Palo throw, pulling, tas shot. Okay, palo throw. Palo throw is continuous mental and physical application in the fundamental after each round has been fired. So, yung palo throw daw na tinatawag, ito yung sinasabi natin na pagputok mo ng isa, sundan mo na agad. Pak, pak. So, yun yung tinatawag natin na palo throw.
Okay, coach, and pupil method. Yung pagtuturo, the coach and the pupil method by instruction is particularly applicable in training marksmanship by working in pairs when receiving an instruction. Each man of the term is enabled alternately to learn while acting as coach and teaching. The reaction of correcting the mistake of his partners and the performing exercise himself as pupil. Each man is also permitted to rest periodically without halting the progress of his training in order to receive maximum benefits from each coach and pupil method instruction. Each man must understand truly its purpose and his individual responsibility between the coach and the pupil. This method of instruction is used through the all pieces of marksmanship training wherever applicable. Okay. The vault of all records must be open always. Okay. Ito, kapitid, kasi napaka-importante ito sa lahat. So, ang baril natin pag nandun na tayo sa pairing, ang rifle natin is always naka-open. Ito yung tinatawag na open vault. So, nakikita natin siya, ito, nakikita natin siya na clear. So, wala siyang bala. Ah, ito, kita ito ay napaka-importante itong safety sa isa atin. Lalo-lalo sa inyo na wala pa kayong paranasan sa pagpapairing o pagpaputok ng baril. Okay. All loading and including is executed in the firing line with the muzzle of rifle pistol pointing toward the target strictly. No loading behind the firing line. So, loading daw at unloading is executed sa firing line lang or either doon lang sa area lang ng firing. Okay. Ang muzzle ng rifle is pointing toward the target. So, doon lang daw tayo mapupoint sa may target. Okay. Loading. Doon na tayo sa target area na mismo. At pag sinabi na ng instructor na maglulod na, saka pa lang tayo maglulod. Okay. No weapon is loaded until the command load is given. So, walang maglulod ng weapon, ng rifle, na wala pa sinasabi. So, huwag tayo mag-una. Antayin natin lagi yung sinasabi ng instructor or range officer. All firing must control by signal. Command will be given by designated range officer or NCO. Do not fire until the command fire is given. So, lahat ng firing, control ka or mag-aantay ka sa signal na range officer or NCO. Wala magpapaputok hanggat hindi binibigay ng range officer. Okay. At the command of ceasefire, all trigger finger must be automatically removed from the trigger and shift to shift. Okay. Halimbawa, nag-command yung range officer or range NCO, ceasefire. Okay, shifting. Ito siya shift. Pag nag-command shift, and then the trigger finger is out in the trigger guard or trigger. So, lalabas mo yung daliri mo sa trigger pagkatapos mo pumutok. Okay. No weapon is to be removed from the firing line until the spell expected to say it is clear with ammo and simply lever or safe bolt must be open always. So, okay, pagkatapos mo pumutok, huwag nyo kunin yung rifle nyo. So, bago nyo dalpukin ang rifle nyo, titignan nyo muna siya kung clear siya o hindi bago nyo kunin. Okay. No person is allowed behind the firing line for any reason or purpose. No weapon carried in front of the firing line. So, wala nyo man sa inyo na papasok doon sa firing line or firing line. At wala nyo man na kumuha ng baril doon sa firing line. Okay, hindi yan. After firing place, the selector never set, remove magazine and always keep the bolt open. So, yun siya. Pagkatapos yung mag-fire,
After parent daw. So, kay selector level isip. Ito yung sinasabi ko kanina, ito yung selector level. So, isip siya, and then release siya magasin. And then, release siya magasin, open board, and then siya clear. So, clear siya. Wala siyang bala. Okay. In case of malfunction or alibi, do immediately action or remedial action. Which means the barrel pointing the target to the felt trace, huh? But alibi is assisted by the DI or coach. Okay, halimbawa, nagmalfunction yung rifle ninyo. So, magtaas lang ng kamay or magsabi na alibi para malalaman natin na nagmalfunction ng rifle ninyo para mapupuntahan ka ng instructor. Okay, iniwan observing an unset up will immediately cause his fire. So, sino man na sa observation mo na safety, unset ka, so mag-call ka ng his fire para at least mapuntahan ka at ma-assist ka. Okay, consider the rifle or pistol loaded of all times, even in the breaking area. Never point the pistol or rifle in any yoke. Do not want to hurt. So, okay. Ang baril daw, iniisip natin lagi na sabi natin wala na itong laman. Huwag niyong itutok sa kasama niyo, kanino man. Para hindi tayo magkasakit or makapatay ng tao. Kasi ito kasi napaka... ano itong baril natin at lagi natin sinasabi na wala itong bala. Huwag natin itutok sa kapwa natin o sa kasamahan natin. Okay. Yun lang. Siguro may natutunan din kayo sa aking pagtuturo o pag-discuss about marksmanship. Okay. Bago tayo magtapos, meron lang akong paalala sa inyo or katanungan. Kung meron pa kayong natutunan o nalalaman sa pagtuturo ko about marksmanship. So kung wala, magkita-kita na lang tayo doon sa practical natin. Okay.